Ladies, may napapansin ka ba sa partner mong lalaki? May napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Hello guys, so ang topic natin for today, mga pananalitaan ng partner mong lalaki kapag gusto na niyang pumalas sa iyo. So kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so, ito, ating aalamin ang mga pananalita ng lalaki kapag ayaw ka na niya, gusto na niyang umalis sa feeling mo. So, at number one, ito, yung gusto ko ng space. Alam mo, yan ang isa sa pinakagasgas na dahilan ng lahat, babae man yan or lalaki. Kaya, kapag narinig mo ang mga katagang yan mula sa iyong partner na lalaki, karelasyon, jowa, siguradong gusto na niyang pumalas. Dinadaan lang sa mga space na yan. Alam mo yung space na yan, yun na yun. Parang gumagamit lang sila ng mga salita na medyo hindi malupit, hindi masyadong brutal, para hindi ka masyadong masaktan. Pero yun na rin yun, okay? Pag sinabihan ka na gusto na niya ng space, ang ibig sabihin nun, break na tayo. Ganun lang yun. Okay? Huwag kang maniwala sa space na yan. Okay? Wala yun. Okay? Kaya kapag nasabihan ka ng ganyan, nako, yun na yun. Okay? Masakit talaga, pero tanggapin mo kesa naman na ipagpipilitan mo yung sarili mo sa tao na ayaw naman sa iyo. Okay? Walang pilitan sa isang relasyon kasi hindi yan magiging masaya, hindi yan maging matagumpay, okay? Magiging problematic at failure din yan sa pangmatagalan. So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung you deserve better or sasabihin na hindi ako deserve sa'yo. Kaya alam mo, yung mga ganyang mga pananalita ng lalaki na deserve na yan, it is a way to escape, okay? Parang ginagawa niyang psychological manipulation. Pero on his part yun, sasabihin niya na hindi ako karapat dapat para sa'yo, na meron pang mas deserve na lalaki para sa'yo. Yun ang gusto niyang sabihin sa'yo. Ang talagang purpose niya, ang gusto niyang sabihin talaga is gusto na niyang umalis, gusto na niyang umalas, di ba? Yun lang yun. Kumbaga, nagpapaligoy-ligoy lang siya. Siyempre, ayaw din niya na masyado kang masaktan or masyado kang mabigla, di ba? So, yung mga ganyang mga discarding pananalita, para lang magkaroon ng cushion yung masakit na katotohanan. Okay? Ganun yun. So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung I think I'm not the right person for you. O, feeling ko, hindi ako yung tamang lalaki para sa iyo. So, similar din ito sa number two, di ba? Yung mga ganyang mga pananalita. Nako, ano na lang yan. Pare-parehas lang sila eh. Ayun, pinapaikot-ikot lang nila. Parang ang pinapalabas niya is siya ang may kasalanan or siya yung may kakulangan para lang maka-eskapo sa iyo. Ganun yun. So, di ba, kung iisipin mo yung mga sinasabi niya, di ba? Feeling ko, hindi ako yung tamang lalaki para sa'yo, di ba? Yun ang mga banat niya. Kumbaga, yung kasalanan ay nasa kanya. Nasa kanya ang problema lahat para ang dating ay siya yung may problema at hindi ka masyadong masasaktan. Yan yung mga diskarte para hindi ka masyadong masasaktan. Parang ang kasalanan ay sa kanya lahat. Ganon yon, siya ang may problema, siya yung dapat mong sisihin, di ba? Ang galing ng mga ganyang mga diskartehan. So yung mga pananalita na yan, wala na yan. Kumbaga, hinihingi na niya yung freedom niya. So ayan po ang number three. Number four, ito yung I don't see a future in us. Or wala akong nakikitang future sa atin. Nakaw!
hirap naman ng ganyan. Talagang kanya-kanyang diskarte talaga, no? Para lang makawala. Yung mga ganyang mga pananalita, mga dahilan na lang talaga yan. Pero katulad ng mga naunang mga dahilan niya, pare-parehas, tignan mo yung mga dahilan niya, parang sa kanya lahat. Hindi ka naman sinisisi, di ba? Puro sa kanya. Para wala ka rin masabi, di ba? Kumbaga, mapapaisip ka na lang ng mapapaisip. Wala kang masabi sa kanya kasi hindi ka naman sinisisi, di ba? Ang sinisisi niya ay yung sarili niya. Kung mapapansin mo, ang blame or yung sisi ay mas inaako niya. So talagang medyo maguguluhan yung utak mo dyan, di ba? Mapapaisip ka. Pero yung mga ginagawa niya ay yun talaga ang gusto niyang mangyari, ang pumawala. So ayan po, ang number four. Number five, ito yung ayoko na, pero wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan, hindi ikaw, ako. Ayan na naman yung mga diskartehan ng mga playboy, di ba? Ganyan yan eh, di ba? Ang galing nilang gumawa ng mga palusot, di ba? Kunwari yan, sasabihin niya na ayaw na niya. Suko na siya. Gusto na niyang kumawala. Pero siya ang may problema ulit. Kasalanan niya. Inaako niya. Hindi ikaw. Wala kang kasalanan. Ako lahat. Para walang maraming problema, ako na lang ang kusang aalis. Ako na lang ang kusang kakalas para hindi ka masyadong masasaktan. Ganon ang mga galawan or mga pananalita ng lalaki na talagang gustong kumawala para makahanap ulit ng iba. Oh, ayan po, ang number five. Number six, ito yung I want you to be happy and I feel that I can't give that happiness. Nako! So ito yun, sasabihin niya na gusto kitang maging masaya at feeling ko, pakiramdam ko, hindi ko kayang maibigay yung kasiyahan or yung kaligayahan mo. Wow naman talaga. Paano naman yan, di ba? Kapag sinabihan ka ng ganyan, nako, hayaan mo na, huwag ka nang magpilit, di ba? Kasi yung mga ganyang pananalita, ano na lang yan, pananalita ng mga gusto nang umalis. Kung dati sinusuyo ka, binubola ka, ngayon yung mga pambobola niya sa iyo ay yung gusto na niyang umalis sa iyo. Ganun po yun. So yung mga ganyang pananalita, alam mo na na ayaw na niya sa iyo. Okay? So ayan po ang number six. Number seven. Ito yung I respect you and I value you, but I think we're not compatible. Ganito yun. Nire-respeto kita, mahalaga ka sa akin, pero hindi tayo compatible. Marami tayong mga hindi pagkakasundo. Magkaiba tayo. Ang lalaki, talagang gagawa ng paraan yan para lang umalis, di ba? So yung mga ganyang pananalita ay talagang pinag-isipan niya yan, pinagplanuhan niya. Kasi kapag once na sinabi ng lalaki yan sa iyo, wala na. Hindi na niya yan babawiin kasi ego na niya ang nakataya dyan. Okay? So kapag sinabihan ka ng ganyan, talagang ayaw na niya. So, hayaan mo na. Okay? So, ayan po, ang number seven. So, ayan po, ang ilan sa mga pananalita ng lalaki kapag ayaw ka na niya or gusto na niyang maghiwalay kayo, kakalas na sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.